1992 nang una itong itatag, isa sa mga una nitong bisita ay si Dr. Jose Rizal. Ito ang unang hakbang niya sa kanyang misyon na maghikayat ng mga batang Pilipino ng Central Luzon na sumapi sa La Liga Filipina. Makalipas ang 50 taon, 1942, isang malagim at mapait na alaala naman ang nasaksihan ng mga lumang pader na ito. Ang Death March. World War II, naging kuta ng mga Hapon ng San Fernando. Isang si Lolo Ruben sa mga sundalong pinalakad noon mula Bataan hanggang Pampanga. At sa lumang istasyon ng San Fernando natapos ang kanilang Death March. Maraming nga namatay dahil sa buhaw. Oo. Maraming pag sumasalo ka, uminom ka sa mga gripo, binabaril ka. Kaya po, uminom ako sa kanal. May water lily. Kaya nagkasakit ako. Nang ano po? Malaria at saka dysentery. Nagkasakit kayo. Pero kailangan pa rin maglakad kahit na may sakit. Siyempre, wala ka naman nagagawa. Babakabaril ka. Nang makarating sa Pampanga, akala nila tapos na ang kalbaryo. Pero may parusa pa palang naghihintay sa istasyon. Isinakay sa mga bagon ng tren ang mga bihag. Death trains, kung tawagin ng iba. Ito yung isa sa mga bagon na pinaglagyan dun sa mga prisoners of war mula San Fernando Station sa Pampanga papunta sa Capas, Tarlac. Ang sabi nila, pinag-cash na raw dito sa bagon na ito yung mga 60 to 100 prisoners of war kada isang bagon. So, 60 to 100, siguro nakatayo lang sila dito. Kasi siguro mga 5 lang kakasya dito, tapos pag ganun, siguro mga 10 or siksikan talaga yung mga tao. Tapos ang matindi pa, itong mga to, sarado yan lahat. Sarado itong mga ito. Wala silang bintana. Ang only source of air nila, itong mga maliliit na to na butas sa pagitan ng mga kahoy. Diyan sila humihinga. For 2 hours or more, papunta ng Capas, Tarlac. Marami ang namatay sa loob ng mga bagon. Dahil sa sakit, dahil sa init, at dahil sa gutom. Pero lahat ng dilim may sumisilip na liwanag. Habang nasa malagim na biyahe, kwento ng mga Death March survivors, tumigil sa isang bayan ang kanilang death train. Bumukas ang pinto at nang makita sila ng mga residente sa tabi ng daan, inabutan sila ng tubig at pagkain. Sa istasyon ng tren daw ng Angeles, Pampanga ito naganap. At ito ang susunod kong pakay. Pagdating sa Angeles, may nakita akong nakausling bakal sa kalsada. Rilis ng tren ba to? Ano? Rilis ng tren? Oo, rilis ng tren. Saan yung dumidiretso? Yan, papuntang Clark yan. Sinundan ko ang bakas ng rilis. At maya-maya pa. Ito siguro. Ay, ito! Yun? Nang hinayang ako sa aking nakita, unti-unti nang gumuguho ang pader ng istasyon. Nilamon na ng halaman, basura at pambabastos ng iba. Ang gusali na minsang naghatid ng liwanag sa mga Death March survivors, ngayon basurahan at palikuran na ng iba. Destinasyon ng Death March Trains ay ang bayan ng Capas sa Tarlac. Dito, may nakita rin akong rilis na nakausli sa isang bahagi ng kalsada. Diretso dun sa karinder yan yun. Sinundan ko ang direksyon ng rilis, pero sabi ng mga tao, pinagpira-piraso na raw ang mga ito. Mismo yung rilis. Eh, nasa na po yung bakal? Dito. Wala na. Ginawa na.
Kinuha po nino. Mga tao! Anong ginawa doon? Sa di kalayuan, ilang piraso ng riles ang napansin ko sa barangay hall. Ito po yung riles trend po. Ayoko! Tama! Opo. Ito po, ma'am, para marami po dito. Marami po siyang kaso noong po, Oo. Nawala na po yung ima, naibenta na po.